Nagbabalik po ang banner story. Ikalawang bahagi po tayo hanggang alas 9 ng umaga. Ayun, lumakas ang audio, nilapit ang mic. Sabi ka parang hina ng boses ko, ang layo mo sa mic. Ang ating pong partner, si Boss Jake Madraso, ay medyo masama lang po ang pakiramdam ngayong araw na, tayo, na ito, kaya solo flight tayo. Kanina, ano nga ba yung text survey question na iniwan ko tungkol sa peace process? Tama, Mary Rose Cabrales? Tama. 0920-837-9790, that is the number to text. Nagbabala po si Pangulong Digong. Magpaliwanag kayo, CPP-NPA, kung bakit nangyari yung ambush dyan sa Davao. Kung hindi, baka ibawiin daw niya yung unilateral declaration of ceasefire. Kausap natin kanina si Secretary Jess Duresa. Ang sabi niya ay hanggang maghapong ito ay maghihintay sila ng paliwanag. Bagaman may una ng pahayag si Luisa Landoni na iimbestigahan nila yung pangyayari. Pero as far as commitment is concerned, seryosong-seryoso anya ang CPP-NPA-NDF sa kanilang pagsusulong ng usapang pangkapayapaan for just and lasting peace. Pwede rin po kayong mag-text sa DCIQ space, mensahe at isend sa 4467. Short message lamang po, 150 letters at piso kada text. Oy, Friday ngayon pero marami tayong balitang tinututukan. Hindi ko alam kung masusunog kung sasabihin natin na may panibago na namang ano. Galuga dyan sa National Beloved Prisons. Araw-araw na yata yan eh. Wala naman silang pagtataguan dun kung sakasakali. At saka nandoon doon na yung Special Action Forces eh. Tsaka hindi naman yata totoo na select media lang ang pinapapasok. Kaya baka makapasok na rin ng Inquirer 990 TV at Radio Inquirer 990. Siyempre, maliban po dyan, yung scoreboard. Scoreboard talaga. E patuloy pong nadaragdagan yung mga biktima po na ang nalalaman natin ay napapatay dahil pusher daw. O pinaghihinala ang pusher. Pero kung sino nagbe-verifika nito, eh hindi natin alam. Ako may nabasa po akong report. Yung sa report na nakalagay na secret, sabi ni Rose Cabral, sa'yo ako pong basahin yan kasi nakalagay secret. May mga ano po, operasyon ang militar na parang ano, inaamin, militar tuloy ng Philippine National Police o mga otoridad na inaamin nila na sila yung gumawa noon. Yung envelope ko, Rose, nandoon sa sasakyan, pakuha mo kay Marvin. Basahin natin. Ayun si Marvin Kawayan natin, nandito sa harapan ko pero hindi ako nakikita. Ano yun eh, tawag nito, nationwide. Merong report sa NCR. Merong report sa ano, sa Region 3. Maski nga sa Bicol Region, meron other parts of the country. Pero ang lumalabas dito, dun sa binabasa kong report, ano, June 1 pa lamang ah, June 30 po nag-assume ang ano si Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Republika. Pero doon sa mga koplan nila roon, yung koplan po ay basis of action ng mga otoridad natin na kapag sila ay may operasyon, binabudgetan po yan. Ibig sabihin, legitimate operation. June 1 pa lang, ang reference na ay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay doon sa dokumento binabasa ko, President-elect Rodrigo Duterte. June 1, ha? June 1.
mamaya pakuhan natin muna, nandun na iwanan ko sa sasakyan yung envelope, pero para himayin natin yan mamaya sa kabuuan po ng banner story. Hindi ko talaga babasahin actual yung report. Sasabihin ko lang dito, ito yung mga ano, inaangkin ng police na legitimate operation. Okay, pero iwan muna natin yan. Nasa linya na ating komunikasyon si Congressman Carlos Zarate, bayan muna representative. Pag-usapan natin, mukhang malinaw na after the National Security Council meeting last Wednesday, eh yung forma kung paano isusulo yung federal system of government ay sa pamamagitan na ng CONAS and ng grupo po ng bayan muna is registering opposition about this methodology. Bakit nga ayaw nila ng CONAS as against sa Constitutional Convention or CONCON? Congressman Zarate, magandang umaga. May buntag, Arlene. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Good morning. Una-una po, focus tayo dito sa usapin ng pagsusulong ng federal system of government. Malinaw naman yan during the SONA. Ay talagang nakita mo na may urgency na gusto itong mapagawa ni Pangulong Duterte. Pero ang ruta yata ay CONAS na talaga. Ano ang nakikita niyong paborableng kung CONAS at kung ayaw naman yung sa CONAS, bakit ayaw niyo ng CONAS, Congressman Zarate? Kami naman, Arlene, sa bayan muna at sa makabayan, sinabi na namin na bukas kami na pag-aaralan no, yung panukalang shift nga from the present unitary government to a federal system. No? Lalo-lalo na kung ito ay sasagot nga doon sa tayong problema ng ating mga mamamayan, no? Yung lupa, yung karapatan ng ating mga indigenous peoples, ng ating mga Moro brothers, no, for right to self-determination, at yung panawagan natin ng pambansang industrialisasyon, no. Pero sa pagtutulak nito, hindi kami pabor, no, doon sa tinatawag na Constituent Assembly. Alam naman natin, kahit na nung mga nakaraan pa, Arlene, nung mga nakaraang administrasyon, talagang ang sentimiento ng mamamayan ay hindi nila kinikilingan itong Constituent Assembly dahil sa mga kadahilanan ng conflict of interest, no? At alam naman natin na ang Kongreso, no, sa kalakhan ay ang composition nito ay nagmumula sa mga pamilya ng mga politicians, mga lalaking politiko sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? So, sa ganang kadahilanan, ang tingin namin mas tatanggap-tanggap, no, yung ibang pamamaraan kaysa sa Constituent Assembly, no. Sinasabi na rin ng mga eksperto, no, ang ginawa kasing dahilan ata na kailangan mag-Constituent Assembly para hindi na magastos, no, hindi na magkakaroon ng eleksyon. Pero nung marinig ko yung initial na panukala galing mismo sa Malacañang, galing mismo kay Speaker from Senate President Coco Pimentel, no, sinasabi nila, saktan ko naman, hindi kailangan magastos ito. Hindi kailangan gayahin yung district election, no? Pwede namang regional or pwede ngang through appointment, no? Yung members ng constituent ng Constitutional Convention, no? So, sa ganong kadahilanan, ang sabi namin, mas bigyan ng mas democratic na pamamaraan yung mga tao na kung gusto nila na talagang i-revise or palitan yung ating saligang batas, no, ay sa ibang kapamaraanan. Kung magpo-focus lang naman dun sa federal shift, siguro mawawalan yung pagdududa kasi habang pinakikinggan ko kayo, ang binabanggit nyo is in the past kasi parang hindi magtitiwala, may mga personal interest na pwedeng isulong. Pwede naman siguro na malinaw, sige mag-CONAS tayo, pero ito ang tututukan lang natin, wala tayong pag-uusapan ditong term extension, wala tayong personal na interest na halimbawa per district. O, yung talagang the composition of the federal government, kung paano ito hati-hatiin at kung ano yung magiging formula sa bawat federal form of government. Di ba pwedeng nakafocus lang sa ganon, Congressman Zarate? Pag nag-Constituent Assembly na kasi, Arlene, that's at ang tututunguhin nito ay pag-revise ng constitution, no? Lalong-lalo na diyan ngayon sa Kongreso ay may nakahain ng iba't ibang mga panukala, no, na pag-aamenda sa ating batas. So talagang magbubukas 'yan, no. Hindi mo na kahit sabihin mo na halimbawa federal system, ano ba ang mga economic system na uiiral din diyan, no? So sa ngayon, meron tayong mga protectionist provisions dyan sa ating saligang batas na may mga panukalang batas na, panukalang resolution kahit noong 16th Congress pa na gustong palitan. No? So,
yun yung isa sa mga kompleksyo dyan, ano? Baka mas lalong yung mga protectionist policies na andyan ngayon sa saligang batas natin, dahil ang mga mambabatas naman ay may kanya-kanya rin sinusulong na gustong ipalit doon sa mga, halimbawa, yung economic provisions natin sa saligang batas, eh yun nga ang sinasabi natin, magkakaroon ng conflict of interest, no? Hindi ang mga mamamayan mismo, nakita kagad natin ng reaksyon, no? Hindi, so, lalo na sa social media, na meron silang pag-aalam natin, no? Bakit hindi ibigay na lang sa gastos kompe? Basta tingin natin ay ang babalang natin or mag-celebrate natin sa legal batas, ay yung talagang pinili rin ng ating mga kapatayan. Pero magastos nga raw, Congressman Sarate, that's the main opposition. Alam naman natin, we have a very practical president, maraming a lot of common sense in his leadership. Parang ito yung iniiwasan at tinranslate naman at ipinarating sa liderato ng Kamara. Sa tingin ko, kung gastos lang din ang pag-uusapan, Arlene, ano, kahit na magko-constituent assembly yan, gastos rin yan, eh. Ano? At sabi nga ng mga eksperto, pwede namang ang eleksyon ay hindi katulad ng eleksyon ng district congressman or district reps, no? Pwede rin gagawin ito by a regional or provincial election at pwedeng mix, no? Merong appointed at meron ding elected, or pwede rin by appointment lahat, no? Kung gustuhin, gaya nung nangyari nung pagbalangkas natin ng 1987 Constitution. Ang importante sa tingin natin dito ay maiwasan yung pag-aagam-agam ng ating mga kababayan, ano? Lalong-lalo nga nung mga nakaraan, no, meron ng pagdududa kaagad ang ating mga kababayan kung ito ay Constituent Assembly. Well, inaamin naman namin, no? It is one mode, no? Sa pag-revise o pag-amend ng ating Constitution, ang Constituent Assembly, ang sinasabi lang namin, bigyan natin ng laya, no, ang ating mamamayan, dahil ito ay hindi, this is not just a simple project, no, isa yung malaking proyekto ito, ito isang malaking programa ng Duterte administration, at tingin natin kung ito ay ibubukas natin sa mas demokratikong pagpili ng kintawa ng mga or ng mamamayan natin na revise ng ating constitution, at yun ay mas maganda. Mm-hmm. Ako naman, ano, ang nakikita ko dyan, before that sa CONAS at saka sa CONCON, dapat siguro mas malawak pa yung konsultasyon sa pagpapaliwanag. Ano ba yung sistema ng parliamentary system? Ano to? Yung federal system of government na isinusulong. Bakit ba yan ang gusto ng ating Pangulo? At bakit sinasabing yan na yung kailangan natin para tuloy ang umula? Diba? Yun ang ano ko. Yan nakikita ko kulang isang, pa. Tama ka dyan, Arlene, no? Yan pa ang isang basic, ano? Dahil kahit na totoo naman nung kahit na nung 2014 pa o nung mga nakaraan pa mga taon, ano, ay yan na yung ginawang yung sa listening tour ni then Mayor Digong Duterte, ay sinasabi na niya na ito ang posibleng gagawin, ano. Pero hanggang ngayon talagang may pagtatanong pa rin sa ating mga kababayan, no, ano ba yung federal system na yan? Dahil maraming forma naman, federal system and parliamentary, federal system and presidential pa rin, na paano ba mangyayari yan, no? So, marami pang tanong ang ating mamamayan. At tama ka, mas maganda sana kung bago ito isulong ay naiintindihan na ng ating mamamayan, hindi yung isusubo na lang sa kanila. Lalo na kung ang gagamitin natin rota nito ay yung Constituent Assembly, no? Kasi justification naman ng mga nagsusulong nito. Anyway, isasubmit naman yan sa mga kababayan natin via plebiscite, no? Pero yun nga, napakaikli na lang ng panahon para pag-aralan ito ng ating mga kababayan. Pero tignan mo, di ba, kung ang Pangulo ng ating pag-uusapan, siya nga may time frame, eh, di ba? Kahit, sabi niya, kahit di nga matapos ang termino ko, di ba? Sa kanya, may time frame siyang hinahabol, eh. Ano yung tingin mo ngayon sa galaw ng liderato ng Kamara? Of course, their allies, may supermajority nga tayong tinatawag. Opo, nandun na rin yun. No? Alam namin na yung time frame na yan. In fact, ang sinasabi, baka isabay nga sa ang pagpili ng mga delegado sa Constitutional Convention sa eleksyon ng barangay. No? Tapos nito, yun kasi yung original na proposal. Eh, no? Sa, baka i-reset itong barangay eleksyon first quarter of 2017, at doon na rin isasabay yung pagpili ng mga delegado or an appointment of delegates to the convention. Pagkatapos niyan, isang taon,
pagkatapos silang mapili, siguro isang taon, doon gagawin o i-revise yung constitution. Then by 2019, isasalang na ito via plebiscite, no? O referendum. So, yun yung time frame. Pagkatapos noon, magiging transition na yung 2020 to 2022. So, yun yung mga time frame. Naiintindihan natin yun, Arlene, dahil kailangan po ito yung isang malaking programa, no? Sentong programa ng administrasyon ni Pangulong Digong. Kailangan gawin niya ito sa unang mga taon ng kanyang administrasyon na kung saan ay malaki pa yung kanyang political capital at makita pa yung kanyang political will, no, na talagang gagawin niya ito at inaasahan ito ng ating mga kababayan. So ang amin lang naman dyan, saan ba ang mas magandang proseso, no? Kung nararapat na magkaroon ng revision ng ating saligan batas, ang dapat na proseso. Pero ayun nga, paraan lang ang pinagtatalunan dito, pagpapaliwanag. Pero kayo sa grupo ng bayan muna, you have no problem going to the direction of a federal system of government? Hindi rin naman. Ang sa amin, sabi nga, bukas namin pag-aaralan ito dahil ang forma lang naman yung federal system. Ano? Ang tingin namin, ang forma diba na yan, sasagot din doon, substance sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalo-lalo nga na nagsusulong tayo ng mga makabuluhang pagbabago, no, yung pambansang industrialisasyon, tunay na reformang agraryo, at maigi nga na kung atin mang i-revise ang ating saligang batas, ay ito'y produkto rin ng nangyaring usaping pangkapayapaan, no, sa Mamoro man yan or itong sa National Democratic Front, dahil kailangan din naman sa mga pag-uusap na ito kasama sa agenda nila ay yung mga political and constitutional reforms, no, even with the comprehensive agreement ng Pangsamoro na itong banggit doon na constitutional amendments. Ito naman sa pag-uusap between the government of the Philippines and the National Democratic Front, isa sa mga agenda nila ang political, electoral, and constitutional reforms, no? So, bukas naman tayo dyan dahil alam natin ang itong 1987 Constitution ay meron naman talaga itong mga kahinaan na dapat ding tingnan at pwedeng baguhin. As far as economic provisions is concerned, ano offhand ang paninindigan ng bayan muna? Kung may isusulong na pagbabago, ano yon? Sa kasalukuyan, Arlene, no, tingin namin ang mas itong economic provisions, no, kahit na hindi pa ito talaga sabi natin na kumikiling sa pangkalahatang interest ng ating mga kababayan, no, pero may mga protectionist provisions na siya. Halimbawa, hindi pwede pong may-ari ng lupa ang mga dayuhan ito, no, so naman sa mga batayang sa ibang mga industriya, no, yung 6040, no, pero even on that, kahit na mayroong mga protectionist provisions diyan sa ating constitution, alam naman natin na iikutan niya, no, naiikutan. Halimbawa, sa usap na lang ng pagmimina, no, karamihan ng mga pagmimina rito kasi sinasabi ng ating saligang batas na exploitation yan, development ay nasa Pilipino, pero alam naman natin kontrolado ng mga dayuhang pagmimina ang industriya ng mina. So, ang sinasabi natin dito, meron na nga mga protectionist provisions itong ating kasalukuyan sa ligang batas, pero nai-erode ito, no, naiikutan dahil sa mga batas na ipinasa rin ng Kongreso at dahil na rin sa pagsusulong ng itong neoliberal na economic policies ng previous administrations. So, ang sa amin, habang nagsusulong tayo ng mas progressibong economic policies, no, na kumikiling doon sa ating mga mga kababayan, kailangan protektahan natin at in fact palakasin natin yung mga economic provisions ng 1987 Constitution ngayon. Malinaw, Congressman Sarate. Maraming pong salamat sa inyong panahon. Daghang salamat, Arlene. Good morning sa ating mga kababayan. Nakausap po natin si Congressman Carlos Sarate, ang kinatawan po ng grupong Bayan Muna. Parang mali na pindot ko, ah. It's 7:59 in the morning. This is Banner Story. Ako po si Arlene de la Cruz. Magbabalik kami ilang saglit lamang.